pakinggan sa mga programa at makikita sa Facebook page ng RMN at IFM Station. Bawat size, may katumbas na prize. Sali na sa Surprise Saya ni RMN! Ang sorpresang hatid ng Milo Powder Drink, Energy to Build Champions, kasama ang RMN at IFM. Visit the RMN and IFM Facebook pages for more details. Deadline for submission of entries is extended until December 20 per DOH FDA CDRR Permit Number 908 Series of 2019. TZXL News Break. Magandang umaga mga kasama, narito na mga balita sa oras na ito. Higit 40,000 pasahero na itala ng Philippine Coast Guard na bumiyahe sa iba't ibang pantalan sa bansa. Kasama natin sa balita, XL Radio Man 11, Eman Mortega. Umabot sa 45,849 ang bilang ng mga pasahero na bumiyahe sa iba't ibang pantalan sa bansa simula alas 6 kagabi hanggang alas 12 na madaling araw. Base sa datos ng Philippine Coast Guard o PCG, bilang bahagi ng offline biyahe ngayon sa Pasko 2019, pinakamaraming pasaherong bumiyahe ay sa Central Visayas na nasa 10,981 ang bilang. Sinundan ito ng Western Visayas na nasa 9,799, Southern Tagalog 7,191, Northern Mindanao 6,533, Eastern Visayas 3,540, Southern Visayas 2,716 at National Capital Region na nasa 1,442 ang bilang. Sa kabila nito, patuloy na nagbabatay ang Coast Guard upang maasiguro ang zero maritime casualty o incident ngayong Kapaskuhan. Pinalalahanan din nilang publiko na maaga magtungo sa mga pantalan para hindi maghintay na matagal sa security checkup at patuloy na maging alerto at i-report sa mga otoridad sakaling may kahinahinalang tao o bagay na makikita. Kasama mo sa Maynila, Radyo Man 11, Eman Mortega, Tatak RMN, DCXL, Papaybe. Samantala, DSWD magdadagdag pa ng mga evacuation centers sa Mindanao ngayong holiday season. Kasama natin sa balita, XL Radio Man 3, Silvestre Labay. Magdadagdag pa ang evacuation centers ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa panahonang hard hit areas na serye ng lindol sa Mindanao ngayong holiday season. Bukod dito, dadagdagan din ng Disaster Response and Management Division ng DSWD ang deployment ng mga camp managers mula sa field staff nito sa Davao del Sur, particular na sa bayan ng Matanao at Padada. Tuloy-tuloy na ang relief operation ng DSWD sa mga apektadong pamilya. May kabuuan pang 10,775 family food packs na nakakahalaga ng 4.2 million pesos ang handa ng ipamahagi sa mga pamilyang bukod pa ang 4.045 million pesos food items at 6.7 million pesos non-food items na ready din for distribution. Pagkakas ng DSWD, mayroon pa itong 6 milyong piso, 6,644,000 pesos na standby funds at stockpile ng food at non-food items na higit pa sa 5.18 million pesos. Kasama mo sa DSWD, Ajman Trust, Alvestre Nabay, Tata, RMM, DJSL. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Radyo Man Jane Martin and DZXL 558 Tatak RMN. Ang oras mga kasama, 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. That time check was brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Handang tumulong sa'yo sa unang-una. DZXL.